kinakabahan ako kasi first time ko magpe-perform sa ganitong klase ng crowd, so... Pero, ayun nga, bahala na kayo. Ulit, ako po ulit si Carlo Hornilla, nagagalit yung mga taga-Taysan kasi sinabi kong taga-Lipa ako. Originally from Taysan, Batangas po ako, isa siyang maliit na munisipalidad. Kaya ngayon po ay nasa Lipa na ako, isa ng magandang city. So nagagalit yung mga taga-amin pag sinasabi kong taga-Lipa ako. Ayun. Anyways, ang pabagat po ng aking performance sa ngayong gabi ay tatlong bagay na natutunan ko tungkol sa pag-ibig. Tatlong bagay na natutunan ko tungkol sa pag-ibig. Ang unang pyesa, ang pamagat niya, first date game. Matagal ng panahon, malapit na sigurong magsampung taon, ni hindi kami nag-uusap o nagpapansinan sa eskwela pag nagkakasalubong nga kami ang mga mata namin ay hindi nagtatama, pero kahit itanong mo pa sa kanya, mag-ex kaming dalawa. Ito yung panahong hindi pa uso ang OPA. Jewel in the Palace at Stairway to Heaven pa lamang yung usong Korean novela. Ito yung panahon na emo ang usong forma at hindi ka astig kapag wala kang eyeliner o bangs na mahaba. Ito yung panahon na mula sa elephant at six pockets ay nagbalik uso ang baston at skinny na pantalon. Wala pang front camera yung mga cellphone. Counter-Strike pa yung laro ng mga bata nun. At second-hand serenade yung ginagamit namin pang ringtone. Ito yung panahong hindi mo kailangan maging pogi at maging pet maloon na lodi para patulan ng babae. Kailangan lang may load palagi at matyagang mag-register ng unli. Walang panliligaw na nangyari. Basta magka-text lang kami umaga, tanghali hanggang gabi. Isang araw tinanong ko siya, "So ano, tayo na ba?" Sinagot niya ako ng, "Oo, basta secret lang muna." Sapat na siguro ang 10 taon para ibunyag itong sikreto. Ito ang kwento ng first date sa buhay ko. Bilang mga estudyante pa lang kami, wala akong pera panlibre ng pagkain o ng sine, kaya yung espesyal na date namin sa computer shop lang na uwi. Pero hindi ba't ang importante ay masulit ang bawat minuto ng inyong pagiging magkasama, kaya bakit hindi sa computer shop 20 pesos lang may forever na? Sa puso ko ay may karera, naguunahan ang kilig at kaba, habandahan-dahan kung kinakapa at inaabot ang kamay niya. Pinisil ko ang kanyang palad, humingi siya ng patawad dahil raw siya ay pasmado. Aaminin ko, madiriin akong tao, lalong-lalo na sa mga bagay na mamasama sa... Kaya nga ayaw kong maghuhugas ng plato at nandidiri ako sa palaka. Pero habang magkahawa kamay kaming dalawa, wala ni katiting na pandidiri akong nadama. Wala ni katiting na pandidiri akong nadama. At wala rin kaming masabi sa isa't isa. Hindi ba nakakatawa na pag magka-text o magkatawagan lang ay inaabot ng umaga sa mga batuhang walang kwenta, tipong, "Kumain ka na ba?" "Oo, kumain na." "Ikaw?" "Ah, kumain na rin." "Kain ka ulit." Di ba't nakakatawa na pag magka-text o magkatawagan lang ay inaabot ng umaga sa mga batuhang walang kwenta at pag lumalim ang usapan, kwentuhan tungkol sa mga drama sa buhay, mga pangarap ng habang buhay, anong pangalan na magiging anak natin, saan tayo magtatayo ng bahay. Pero ngayong sa wakas, kayo'y magkatabi na sa lalamunan na itila may barikada ng hiya, walang makaalpas na salita. Walang makaalpas na salita. Wala kaming ginawa kundi manood ng mga magic tricks sa YouTube. Ito yung panahong hindi pa uso ang Netflix and chill at hindi pa rin naiimbento yung Facebook. So, nanood kami ng mga kuneho sa sombrero, huhulaan kung nasan yung piso at manghang-mangha kami sa tricks na aming nakita. Subalit hindi siya nakontento ng basta-basta. Pagkatapos ng bawat video ay mag-google naman siya ng mga article sa Wikipedia na ine-explica ang trick kung paano ginawa. Hindi ko tuloy napigilan na mas lalong humanga sa kanya. Kasi hindi pa uso ang trolls at fake news, nagpa-fact-check na siya. Nung pauwi na kami, sumita siya ng tricycle, so kami lang dalawa sa loob. Medyo umaambon at malakas ang hangin, kaya't naglakas na rin ako ng loob at inakbayan ko siya.
Habang papalapit kami ng papalapit sa bahay nila, ay may kumikirot sa dibdib ko na parabang ayaw kumawala, na parang aming puso ay nakagapos at hindi makuhulagpos, parang hindi ko mahahayaang araw na ito'y magtatapos sa ganun na lamang, sa isang malamig at madaling makalimutang pamamaalam. Ang kabataan talaga ay mapusok, at ang pusong umiibig sa tukso ay marupok. Hindi ko tuloy napigilang halikan siya. Sa buhok. At nagulat siya. At sa pagkagulat niya, ang pinakauna niyang ginawa ay pagsasampalin ako ng maraming ulit sa mukha. Tingin ko, hindi tama ang ganito kabigat na parusa para sa munting halik kong ginawa. Kaya para makaganti, hinalikan ko ulit siya. Sa pagkakataong ito, sa pisngi na. At hindi na niya ako sinampal. At hindi na niya ako sinampal. At hindi rin nagtagal. Hindi rin kami nagtagal. Pero natutunan ko sa pagdaan ng panahon na ang paikipagrelasyon ay hindi naman isang kompetisyon ng mga magikero. Hindi ito pagalingang lumikha ng ilusyon. Hindi ito pahusayang manloko. Kaya ako nasaktan ka dahil nagmahal ka ng totoo, hindi ikaw ang talagang natalo sa paghihiwalay ninyo. Ngayon, tila virus na lumaganap ang pagkahumaling sa Korea. Nagbabangs pa rin ako ng mahaba pero binabrush up na para opa. Ang uso sa pantalon, yung sa tuhod, medyo sira. Hindi na nagka-counter-strike yung mga bata, pero minsan nababaril pa rin sila. Ngayon, may Facebook na. Kahit hindi sinasadya, paminsan-minsan nakakakita pa rin ako ng mga balita tungkol sa kanya. Ngayon, ang alam ko, may baby na siya. At iniwan din siya nung lalaking akala niya ay pang forever na. Kung makakarating sa kanya to, ang gusto ko lang talaga sabihin siguro, ex-baby ko underscore 320. Kung nasaktan ka dahil nagmahal ka ng totoo, hindi ikaw ang talagang natalo sa paghihiwalay ninyo. Tsaka karma mo na rin yan siguro. Yun, maraming salamat para sa unang pyesa, pamagat niya first date. Meron na rin siya online. Sana panoor niyo pa rin para madagdagan yung views. Yun, ang bali yun yung una kong natutunan sa pag-ibig. Bata pa ako noon, second year high school, sa maliit na bayan ng Taysan, Batangas, bago ko ito itinakwil bilang hometown. Natutunan ko na yun nga, sa pag-ibig, hindi naman tayo nagbibilangan kung sino yung natalo o nagwagi. Ang mahalaga, pinakamahalaga sa huli, kahit nasaktan, nagmahal ka pa rin. Yeah. Okay, sa pangalawang pyesa, ang pamagat niya sa bisperas ng pagluwas. Hindi ko alam kung magagets to ng mga hindi taga-Batangas, pero sana magets nyo. Sa mga taga Batangas, kayo lang makaagats nito, so sana suportahan niyo ako. Anyways, pamagat sa bisperas ng pagluwas. Ala ay, tuga talagang kailangan kay umalis. Ay, bakit nga magtatrabaho pa? Aanin ba naman palagi ang pera? Makakakain ka naman di ang miske wala. Mayroon di ang kabute, labong, ginat ang balatong. Pag may kwarta ay pagte-take out kita ng looming korkulon. Oh. Biruin mo yun. Mayroon ga doong Indian. Sinaing na tambakol, sinaing na tulingan, pais na dilis, pais na tawilis, pais na talong. Binangin mais, binangin sapsap, binangin hawot, binangin talong. Alay, oo nga, at ang buhay din sa probinsya ay hindi marangya. Pero ibig sabihin gano'y uumpisahan na natin kalimutan ng isa't isa. Alay, oo nga, at paluwas ka lang at hindi pa naman tayo maghihiwalay dalawa. Pero ako'y narin eh. At naroon ka. Hindi kahiwalay rin yun. Hindi naman natin mapipiho ang pagkakataong kamalaya mo kung sino makikilala mo roon. Baka ikay makindatan lang ng kung sino makisig-kisig diyan eh. Makarinig ka lang ng I love yung walang punto eh.
Intindi ko naman, hindi ko na mapipigilan. Ako lang talaga ay atubiling-atubilit gawa ng yun ngang bakay. Inaalam ko, ikaw pa kayang bibi ko. Yung nga isa nilas, ako'y hikap na ng paghahanap pag nawala ang isa. Ikaw pag ang hindi ko hanap-hanapin, eh tayo ang magkapareha. Alay, uungat makakauwi ka ng Sabado at Linggo. Ay, ibig sabihin, Lunes hanggang Biyernes, ikay mami miss ko. Alay, uungat may telepono. Ay, mapapadaan mo sa mga linya ang mga halik mo. Kagaling na ikay narito lang. Pero siya, kung talagang buo na yung pasya at wala na akong magagawa, ay paanhin nga, ay kawasa baga. Basta, mga biling ko'y tatandaan mo ha, huwag kang palitar-litar sa arawan ng hindi nagpapandong at pagkita mo ng dag-aim ay ikay kakanlong. At dyan sa iyong bag, ikay pinabaunong ko ng balisong. Dyan sa ikatlong pitak, pagka doon may paasbag-asbag, ay urakan mo ng urakan. At sana, kahit gaano kalayo ang iyong marating, ay tukoy mo pa rin ang pabalik sa aking piling. Anumang oras mo maisipang mapasensay ulit dito, asahan mong may naghihintay sa iyong mainit na isang tasang kapeng barako. Asahan mong palaging may naghihintay sa iyo dito. Ito na nga, ika ang bisperas ng iyong pagluwas. Hindi ko man nais na ang gabing ito'y magwawakas, ay kaabay mo akong sasalubong sa bukas. Ayun. Special sa akin tong pyesa na to. Kasi, ito yung una kong pyesa na nag-viral. Bago pa yung addict na sobra naman yung... Ito yung una kong pyesa na nag-viral. Tsaka katulong ko si Papa sa pagsusulat nito. So, para sa akin, special yon. Kasi, wala, katulong ko si Papa. So. Tapos, sa pagre-research tungkol dito sa pyesa, natutunan ko na malaking bahagi pala o... Malaking bahagi ng populasyon ng mga Batanggenyo ay mga seaman at overseas Filipino workers. Naisip ko, pag inihahatid ko si Jowa ko sa bus terminal papuntang Makati, lungkot na ako. Paano pa kaya yung mga sa Italy, sa mga barko, ganyan. So ayun, ang pangalawang bagay na natutunan ko sa pag-ibig, ang pag-ibig kung tunay, ito'y nakakapaghintay.